What's up? So it's the 16th of June. Another 15 days has passed. It's time for another progress check. Well, actually, naisip po nga, hindi pala dapat 15 days, no? Kasi minsan, like February, less than 15 days yun. Yung half noon, less than 15 days. Or minsan, January, more than 15 days yung half noon. So, dapat pala, half of a month passed again. But anyway, so it's time for another progress check. But before that, meron lang gustong i-share. Nung mga less than a month ago, may mga bago sa gym namin. And then, merong isang nag-a-advise. Okay naman yung mga ina-advise niya. And mukha naman siyang may alam sa fitness. Kita naman sa katawan niya. I think he's an athlete yata. Hindi ako sure. But anyway, so nag-a-advise siya, ganyan-ganyan. Okay naman yung mga ina-advise na malakas yung boss na narinig. So naririnig ko yung mga advice niya. Okay naman. And then, suddenly, yung pinaka-last advice niya, sabi niya dun sa bata, tapos bili ka ng sauna suit kasi malakas magpapayat yun. So nagulat ako. Hindi ko yun na-expect sa kanya. But anyway, naawa ako dun sa bata. Siyempre, kung gagasto siya for nothing. But, siyempre, di ka naman pwedeng basta-basta lang sumaba at lalo na hindi ko naman sila kakilala. So, hinayaan ko na lang. But, days after that, may bago ulit sa gym. Nakita ko na balot na balot siya ng naka-jacket siya. Naka-windbreaker. So, sabi ko sa kanya, hello, bakit ka naka-jacket? Baka ma-dehydrate ka, ganyan-ganyan. So, yun, sinabi niya na, ay, mabilis daw kasi magpapayat pag nakaganito. So, in-explain ko sa kanya, and then sabi ko sa kanya na, check mo if you want, pwede mo i-Google, pwede mo i-search, tignan mo kung ano nangyayari pag pinapawisan, ganyan. So, days nung afternoon, nung nakita kami ulit, hindi na siya nagja-jacket. Hanggang ngayon, kahapon na magkasama kami sa gym, hindi na siya naka-jacket. So, happy naman tayo na nakatulong, and I believe na we all want that. Unfortunately, minsan, pag mali yung information natin, kahit gusto natin makatulong, napapasama yung tao. Kawawa naman. So, if we want to help, it's best na siguraduhin muna natin yung sa sarili natin. Alamin muna natin kung tama ba talaga yon. And sa mga tumatagap ng advice, verify the information. Research, do your own research. Google mo, madali na naman hanapin yan. Basically, there's a science behind it. Our body works logically. That's the reason why napapaliwanag ng mga doktor, nasusolusyonan ng mga doktor yung mga problema sa katawan natin kasi it's logical. Kailangan mo lang matutunan kung paano siya gumagana. So, ganun din syempre sa fitness. So, basically, pag hindi mo kayang i-explain, ibig sabihin, either meron kang misconception na nakuha or meron kang hindi pa naiintindihan. So, it would be best kung intindihin mo na natin maigi before natin i-advise sa iba or before natin gawin sa sarili natin. At hindi dahil nag-work yun na yun. Ay, kalimbawa, yung iba pumayat sa isang klase ng diet. Naka-vegetarian diet ako, pumayat ako. Mag-vegetarian diet ka rin, papayat ka. Tapos nag-vegetarian diet siya. Kaya lang yung calorie intake niya. Surplus. So, kahit naka-vegetarian diet siya, hindi siya pumayat. So, na-explain niya, bakit hindi pumayat? Hindi niya na ma-explain ngayon yung bakit hindi pumayat. Kasi hindi niya naman talaga naintindihan. Hindi niya na-gets na kaya siya pumayat na nag-vegetarian diet siya kasi naka-calorie deficit siya. Itong isa naman kaya hindi pumayat kasi naka-surplus pa rin siya or naka-maintenance pa rin siya. So, ganun yun. There's a logic behind it. Understand it. If you cannot understand it, huwag mo lang i-advise sa iba. Pag di mo pa kayang explain, basta gawin mo lang yan, papayat ka. Bakit? Paano nga? Anong nangyayari? So, may kumakalat na sobrang sikat na quote na hindi ko alam saan ang galing na sweat is just fat crying. My gosh. Sweat is 99% water. Yung fat doon, less than 1% lang yata. So basically, it's not fat crying kasi it's water. And yes, mag-lose ka ng weight pag pinapawisan ka because water has weight pero it doesn't have calories. So, hindi
hindi ka nagbe-burn ng calories pag pinapawisan ka. Basically, pag nakatayo ka sa initan ng araw, pinapawisan ka. Kahit hindi ka kumikilos, kahit hindi ka nag-move. So, it doesn't mean that you're burning more calories than what your body is already burning. At rest, pinapawisan ka lang kasi painit. So, sweat is our body's defense mechanism sa heat. So, pag pinainitan tayo, pinapawisan tayo. Now, merong mga athletes na nagsusona sila before mag-weigh-in kasi meron silang ina-achieve na or meron silang limit na hindi pwedeng lagpasan na weight. So, kailangan lahat na pwede nila tanggalin na weight sa katawan nila, tatanggalin nila. Kaya, di ba nga, wala ngang underwear pa nagtitimbang sila. Yung iba, mga babae, nagugupit, nagpapakalbo. Kasi, syempre, may weight din naman yung buhok. May weight din yung underwear. So, para makapasok sila dun sa limit, kailangan nilang i-shed lahat na pwede nilang i-shed na weight. So, nagsasona sila kasi may weight yung water. Pero the moment na you drink your water back, just like the moment you wear your underwear back or the moment you grow your hair back, basically, babalik yung weight. So, it's not fat. It's just water weight. And may mga artista, may mga model like si Henry Cavill, artista sa Witcher, dinidehydrate niya yung sarili niya kasi mas defined yung muscles pa ng shooting. Pero kung ordinaryo yung tao ka lang naman, wala ka namang weight limit na inaabot, wala ka namang shooting or pictorial na gagawin, huwag ka nang mag-sona para lang mag-lose ng weight kasi the moment you drink the water back or the moment you drink water again, drink the water back, parang pangit. The moment you drink water again, babalik lang din yung weight na nawala sa'yo. Yung na-dehydrate mong skin, magkaka-water lang ulit. So, it doesn't make sense. Although, if you have another reason kung bakit ka nagsusona, bakit ka nagpapapawis, then that's fine. Pero if it's to lose weight, it doesn't work that way. Hindi ka pumapayat pag pinapawisan ka, naiinitan ka lang, kaya ka pinapawisan. At pwede kang pumayat kahit hindi ka pinagpapawisan. Like yung mga nag-workout sa malalamig na lugar, nag-workout sa gym na may aircon. If you remember sa Pilipinas, mga 5 years ago, umaabot ng mga March yung taglamig. So, I used to walk from San Miguel Avenue going to Capitol Commons. Hindi ka pinagpapawisan. But since you walk ng malayo or nag-walk ka, kumikilos ka, may ginagawa ka, nag-burn ka ng calories. So, that's how it works. More movement to burn calories kahit di ka pawisan. At kahit pawisan ka, kung wala kang ginagawa, hindi ka nagbe-burn ng calories. Kasi kung totoo yan, dapat lahat ng tao sa Pilipinas, sa sobrang init ng Pilipinas, payat na tayong lahat. Diba? But again, of course, given that naka-calorie deficit ka, kahit hindi ka pawisan, papayat ka. Pero kahit todo-todo workout ka pa, kung naka-surplus ka naman, hindi ka pa rin papayat. Alright, so anyway, ganun. But hopefully, nakatulong. So it's really, really, really good to do your own research, Google, search information. If you can explain it, it's very logical. Our body works logically. That's why doctors can help us or cure us when may problema kasi it's logical. So they understand how it works because it's logic, it's science. So, pag may nag-a-advise sa'yo, gawin mo to, gawin mo yan, hindi naman nila kayang explain. Ibig sabihin, either misconception lang yun or may mali sa or merong kulang sa understanding nila dun sa bagay na yun. So, yung friend mong vegetarian, pumayat, sabi niya sa'yo, mag-vegetarian ka rin kasi papayat ka without them understanding kung bakit sila pumayat. So, ikaw nag-vegetarian ka, hindi ka pumayat. Bakit? Kasi sila, pumayat sila, nag-vegetarian sila kasi nag-calorie deficit sila without them knowing na naka-calorie deficit sila. Tapos ikaw, tinry mo, nag-vegetarian ka rin, hindi ka pumayat kasi naka-calorie surplus ka. Ganun lang yun. So, hopefully, nakatulong and nakalinaw ng mga bagay-bagay. So, I'll show you na a progress. Hopefully, it's a progress. I know it's a progress kasi nung nakaraan it's a regress, diba? Nung nagkasakit ako. So, nag-surplus ako ng calories para gumaling. But I know it's progress now. I'll show you muna the progress pag naka-t-shirt kasi sobrang gandang tignan pag naka-t-shirt. Parang sobrang payat na compared sa
walang t-shirt kasi syempre kita yung definition ng muscles, wala pang abs ganyan. So mukha pa siyang medyo ang tawag doon, medyo malambot tignan, hindi firm. But my goal naman again is mawala lang yung chan para hindi bulk, hindi tawag doon, hindi hindi bakat-bakat yung chan, hindi bakat yung bilibil pag nakadamit. Magmukhang slender, magmukhang mas matangkad. Actually, nakatuwa nga. Yung kapitbahay namin, nakita niya ako nung nakaraan. Sabi niya sa akin, hindi niya daw ako nakilala kasi tumangkad daw ako. I'm 37 years old, turning 38 next month. So, hindi na ako tatangkad. But the fact na yun ang nasabi niya, ibig sabihin, it worked. Na-achieve ko yung goal ko. And next goal, syempre, definition na ng muscles para magandang tignan pag nagsiswimming, magandang tignan pag, ano, pag walang t-shirt, ganyan. So, but right now, doon muna tayo sa magmukhang slender lang, matanggal lang yung excess na bulge sa chan, tsaka sa bilbil. And I'll show you muna first sa naka-t-shirt, tapos I'll show you ng ano na, walang t-shirt para makita natin yung definition. So, eto na. So here, ganyan siya pag naka-t-shirt. Sobrang yan, ganyan. So sobrang happy kasi sobrang tagal ko nang hindi nakasuot ng tight shirt. This is extra small already. And when I started going to the gym, bumili ako ng mga t-shirt pang gym kasi wala akong t-shirt pang gym. Actually, nung nag-pandemic, wala akong pambahay kasi mga pambahay ko lang mga hindi ko na maalala. Basta wala akong pambahay. So, bumili ako ng mga pambahay, mga t-shirt na ano. And then, so wala akong pang-gym. Bumili ako ng pang-gym. Tatlo, or apat yata, or lima na medium na dry fit na shirt. And then, nung mga ano, napapansin ko lumuluwag na siya, hindi na siya magandang tignan, bumili naman ako ngayon ng small. Tapos sabi ko, i-try ko nga yung isang small, yung isang dumating na deliver, sobrang tight, ito yun. Sabi ko, hindi ito small, extra small siya. Nasa sinuot ko siya, ay okay, sobrang ano, sobrang okay na ng fit, hindi na bulging yung chan ko, wala na rin excess sa gilid. So sabi ko, try kong bumili ng extra small. So, bumili ako ng extra small. Yun yung suit ko na pa nag-gym ako ngayon. Extra small na siya. Hindi na siya small. So, ayan pa na t-shirt. Sobrang ano. Sobrang nasan yung fats? Nasan yung bilbil? Ganyan. Hindi na siya kagaya nun dati na medium na hipitin ko pa rin yung chan ko. Tapos bakat na bakat pa rin siya. But now, it's ganyan. So, ganda na ng fit ng damit. So, I'll show you naman ng walang shirt. So, ito na siya. This is the progress. If you remember nung nakaraan, tumakit ulit yung bilibil ko somewhere here. But now, ayan na siya ulit. Mababa na siya dyan. Hindi na siya ganun. Hindi na siya kagaya nung nakaraan. So, there. Yesterday actually is my fourth month sa pag-gym. Actually 42nd day na nag-workout ako. Pero fourth month ng calorie deficit through flexible diet and portion control. And ito yung nangyari. So yan. So again, hindi pa rin ako marunong mag-edit ng videos. So screenshot ko na lang to. Tapos, i-compare ko sa previous screenshots. And, I'll use it as the thumbnail. And also, I'll post it in community. Pero diba, ang saya. Oh. So, next goal is defined chest, defined abs, defined shoulders, and arms, syempre. So I'll see you all again after 15 days.